Hi mga kanaw-naw! Welcome back po to my channel at namiss ko kayo ng bonggang-bongga. So today, titignan natin kasi may mga bagay akong mga nakikita. Lo, multo lang. Hindi, yung along the way, habang nandito ako sa US, pero akong mga bagay na nakita, tapos ginawa ko siyang collection. Way back pa lang kasi sa Pilipinas, mahilig na talaga ako mag-collect ng mga bagay. Kahit na nakatira pa ako sa Thailand dati, nung nagtuturo pa ako doon. Pumupunta ako doon sa mga thrift store, kaya minapupulot ako, ikikip ko siya. So, ngayong araw na to, makikita nyo kung ano yung mga na-collect ako na basura. Habang nandito ako. So stay tuned mga kanauna! Yan. So gaya nga nung nasabi ko mga kanauna, papakita ko sa inyo yung mga sinking collections na meron ako dito magmula nung dumating ako up until now. Going back, nung nasa Pilipinas ako, meron akong isang weird habit or isang bagay na kinukolekta ko talaga ever since. You may find it super, super, super weird, but it's true. So, ang kinukolekta ko dati, nung mag-start ako ng college, hanggang bago ako nag-graduate, siyempre, tagal ko ng college, diba? So, syunga-syunga naman ako ng very life. So, nag-start ako mag-collect ng aking mga cut fingernails. So, yung mga pinutungtungko ko sa kamay at saka sa paa. Lahat yung kinukolekta ko. Siyempre, bago ko naman gawin, gang nagawa ko yun. Halimbawa, pagkatapos ko maglaba, o kaya pagkatapos ko maligo. Siyempre naman, para nung buwan naman smell ni Marcus, hindi naman nakakahiya. Umabot ako ng, I think, mga 4 years na kinukolekta ko yun. Nahinto lang dahil yung pinsang kong si Angelo, dahil doon ako nakatira sa kanila ng college, nakita niya yung lalagyanan. Kinuha niya yun, tapos itinapo niya doon sa pilitan. Lokang talaga ako noon. Believe it or not, pinulot ko siya isa-isa. Tapos hanggang sa ewan ko dahil nga siguro sa paglipat-lipat ko, nawala ko na rin siya. Isa pa rin sa mga na-collect ko noon dati. Any Voltes 5 na memorabilia. Mugs, keychain, t-shirt, everything. Yung dahil ayaw kong gamitin nila yung mug kong Voltes 5. Dala-dala ko everywhere. Nasa may bag ko, kung saan man ako pupunta. Basta nandun siya lagi. Hanggang sa ako rin ang nakabasag kasi nakalimutan ko. Binato ko yung bag. Kasag ang Voltes 5 naman. So yun. Sa ngayon, tignan po natin kung ano yung mga collections ko. So unang-una, yung salamin na binili ko, yung kadarating ko lang dito. Siyempre, alam niyo namang bulag ang lola nyo. Kaya yun. So, na-keep ko pa siya until now. Kaya lang, hindi na siya pwedeng gamitin dahil basag na to. Dahil naupuan ko. So, nakakalungkot. Pero until now, nandito pa, kinikip ko pa rin siya. Yung iba, they may find it basura. Pero syempre, yung sentimental value kasi ng mga bagay. Yun, sentimental value. Nagko-collect din ako ng mga iba't ibang mga shades. Kahit na kachipan lang. Hindi po ako namimili ng mga first hand, yung mga bago. Pumupunta ako doon sa mga thrift store. Kumbawa sa Goodwill o kaya mga Salvation Army. So meron akong isa nakitang sobrang-sobrang ang ganda. Kinip ko to kasi gusto kong papalitan yung frame tapos eto mismo yung gamitin ko. Natutuwa ako kasi ang laki niya, parang nagkakainin niya yung buong mukha. Bonggang-bongga oh. Next, nakukolekta din ako ng mga costumes. So kung napapansin niyo po sa mga previous vlogs ko, nagko-costume po ako talaga. Kasi namumulek ako ng mga ganun. Plus, every Halloween po kasi rito, lo, multo lang. Hindi naman it's a must. Pero kakaiba kasi kapag naka-costume ka, napapansin ka, tapos magbibigyan ka ng attention. Kulang sa attention. So yun, nagko-collect ako ng mga yun, tapos itinatabi ko. Hindi ko alam kung para saan din. Pero baka malay mo, magamit ko rin siya in the near future. So bago ko po ipakita yung talagang kinukolekta ko, bibigyan ko kayo ng brief background kung bakit nagkaroon talaga rin ako ng interest na kolektahin itong mga ito. Nung bata pa kasi ko, dun sa looban, nakatira pa kami nun sa pangalawang tulay kasi dun na ako talaga nagkaisip. Siguro mga 4 or 5 years old ako, hindi pa ako marunong magbasa. Ang ginagawa ko lagi, hihingi ako ng pera sa nanay ko. Tapos
mo kaalaala, diba? Siyempre, mabait ang nanay ko. Bibigyan niya ako ng pera. Hindi ko ibibili ng pagkain. Pupunta ako dun sa arkilahan ng comics. Tapos, meron akong isang kaibigan na natatandaan ko ang pangalan niya is Benyo. Tatawagin ko siya. Mamimili ako ng comics. Tapos, uupo kaming dalawa. Babasahin niya sa akin. Ito, Roy. Hindi ko alam kung ine-edges niya ako. Pero yun yung nangyari. Sobrang excited ako. Uupo kaming dalawa. Babasahin niya sa akin. Alam po, ine-edges niya ako, pero yun yung nangyari. Sobrang excited ako. Benyo, kasi noong mga panahon na yon, arkila ng comics ang number one na libangan. So, ganun ang ginagawa niya. Advantage sa kanya kasi nakakapag-arkila siya nang hindi siya nagbabayad. Advantage sa kanya kasi nakakapag-arkila siya nang hindi siya nagbabayad. Benyo, so ang mga pinapa-arkila ko sa kanya, syempre... Darna Comics, Jezebel, Funny Comics, ganyan. So yung mga lahat ng mga comics na nakakatawa. Until parang mga grade 4 yata ako or grade 5. Nag-aarkila pa rin kami ng comics ng nanay ko. Ibigyan niya ako ng pera. Tapos ako yung mamimili ng mga babasahin namin. Tapos pagka natapos kami sa isa't isa, magpapalitan kami, magsuswap kami ng nanay ko. Nakakaloka talaga nanay ko. Hi, mega mega love chat out sa'yo, Alin Lori. Kung natatandaan mo pa yung mga kachinesa natin ng mga panahon na yon. Di ba, Mare? Naging kumari ko si nanay ko. So, dun ako nagkaroon ng interest na mag-collect ng comics. So, ito ipapakita ko na yung mga na-collect ko ng habang nandito. Meron akong collection ng Marvel comics. Meron akong Wolverine. Yung mga panahon na ang price lang niya ay $1.50. Meron akong The Amazing Spider-Man! Imagine mo, tignan mo naman, meron pa siya mga ganyan-ganyan. Tapos, ang price pa niya nun ay 30 cents a piece. So, sobrang mga luma na siya. Meron ako mga classic X-Men na collections. Andito sila. Yan. Meron akong Daredevil. With all fairness naman, binabasa ko din naman. Wala naman akong balak na magpayaman sa ganito. Pero syempre, dahil natutuwa ako at namimiss ko talaga yung feeling ng nagbabasa ng comics, kaya ako siya binili. Ito isa sa mga Spider-Man nung naging 75 cents na siya. Ayan, meron na yung nung nag-start na siyang maging $1 na ang price ng Spider-Man. Meron pa ako rito. Ito yung mga bago-bago na rin talaga. So, kung makikita nyo, kakaiba na yung mga graphics. Medyo pasok na talaga to. Ayan, Marvel, Captain America, Iron Man, as Avengers, meron din ako niyan. Pero ito talaga yung kinikip ko na hanggat maaari, pag binabasa ko, ibinabalik ko rin agad ng maayos kasi ganun ko talaga siya basahin na talagang hawakan ko talaga yung gagawin ko talaga siya. So inilalagay ko siya, kinokollect ko siya, inaayos ko siya according sa prices nila. So sa mga gustong humingi dyan, hiram lang, huwag na mahingi. So eto. Hindi ko pa ito nabasa lahat. Yung iba, pag may time talaga ako, binabasa ko rin naman kasi gusto kong binabalik-balikan. Alam niyo yung feeling ng yung bagets ka, tapos nagkaroon ka ng chance na ganito. Nakakaloka yung feeling. So yun nga yung brief history kung bakit ako nagkaroon ng mga collections ng ganito. Kasi nga, yun yung background, yun yung dahilan. Dahil nga, parang naaalala ko lagi yung kabataan ko. Naging bata rin po ako sa maniwala po kayo sa inyo. So nung mga bata kami, mahilig ako sa mga laruan. Kasi hindi naman, ewan ko, deprived ba yun? Hindi naman. Meron din naman kami mga laruan. Kasi mababaw din naman yung mga kaligayahan namin eh. Hindi naman kami yung mga kailangan namin ng mga computer, mga ganun-ganun. Kasi unang-una wala naman talaga kami pambili ng ganun. So hindi naman talaga ako nagka-ambisyon. So yun, kung ano lang yung mga napupulot namin mga laruan, Tansan, Tex, ganyan, Goma, Chinese Garter, Tiko. So yun yung mga laruan namin noon. Hanggang sa syempre, siguro nga dahil wala ka nung mga ganun ng mga bata ka. Pero may papakita ko sa inyo super bonggang. Doon talaga ako na in love. At sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ng current chance, gagawin ko. And anyway, papakita ko sa inyo ang ilan na sa mga toys ng mga channeling ko. Nung nakita ko itong mga to sa thrift store, tapos nung tinignan ko yung price niya sa eBay at saka sa Amazon, ang mahal. Tapos they're selling it lang sa napakamurang halaga. So, isa ay ang Peppermint Princess Barbie. Hindi ba? Ilang piraso lang yata ang minanufacture nila ng ganito. Tapos collector's item. So, yun yung itsura niya sa loob.
hindi ko ginagamit kasi tawag dito, gagamitin ko sana siya sa pangkulam. Diyan mga friends ko, mga impacted. Kaso, unang-una hindi naman ako marunong mangulam. Pangalawa, baka hindi effective kasi Barbie siya. So, maayos na maayos pa siya, hindi pa nangangarag. Kasi syempre, hindi ko naman ginagamit. Yan. Kukulutin ko sana yung buhok. Kaya ang kaso, baka mangarag. Kaya stay put ka lang dyan, Peppermint Barbie. Meron pa kang isang Barbie, yung Classic Collection, yung Midnight Gala Barbie. So, naka-plastic ka talaga. Hindi ko siya nagamit. Na-stop lang kasi kung nagaganito dahil nga doon sa alam nyo na doon sa mga pandemic ever. Kaya na-stop ako magbibili ng ganyan. Meron pa po akong isang collection na, kung collection ba yun o hoarding ang tawag doon. Sa mga nakakakilala sa akin, mahilig kasi akong mangolekta ng mga coins. Eh, meron ako mga naiipon ng mga ganyang coins. Ito ba? Yung iba nilalagay ko na rito kasi mabigat. So marami akong quarters. Meron din itong mga tagwa $1. May mga 50 cents. So yun nga yung mga collections ko ng barya. Meron pa nga ako dati. Hindi ko lang talaga alam kung saan ko na ilagay. Natabunan na o kaya nawala na. Mahilig din ako mag-collect ng records. Ito isa sa mga ipapakita ko sa inyo yung collection ko ng bread. Ng bread collection. So, ito yung itsura niya. Although hindi na uso kasi naman to, tapos may mga lyrics siya ng mga kanta nila. And ito ba yung mga uso-uso noon? Tapos ito siya. Ito yung, di ba, super 70s, nakakaloka. Meron pa akong mga ibang mga collection na nandun, kaya lang hindi ko pa kasi talaga nakalkal din. Yung iba, you may find it boring, pero nagko-collect din ako ng mga books. Lumili rin ako ng book nung kaklase ko nung high school kasi nag-launch din siya ng sarili niyang book. So bumili ako ng mga book niya, tapos shinit nila dito sa California. So ito yung mga sample ng mga books na mga kinokolekt ko. Isa yan yung anak Harry nina. Tapos dahil mahilig din naman ako manood ng RuPaul's Drag Race, ang favorite queen ko kasi ay si Bianca Del Rio. So binili ko tong book niya. Ayan, nangarag na kasi napatungan ko ng sauce or something. Pero maganda pa rin naman. Sa mga nakakakilala po kay Bianca Del Rio, sobrang ang ganda-ganda po nito. Siya yung favorite queen ko of all the time. Of lahat ng naging queen ng RuPaul's Drag Race. So mega love shout out po pala doon sa mga kaibigan ko na mahihilig sa Beatles kasi may mga Beatles din ako mga collections. Yun, so nung nakita ko talaga tong book na to, hindi ako nagdalawang isip na bilhin. So yan yun. The Days That I'll Remember, yung story ni John Lennon and Yoko Ono. So eto siya. So yun, tips sa mga gustong mag-collect. Tumingin lang kayo ng mga bagay na sa tingin nyong afford nyo, sa tingin nyong hindi naman ganun kamahal, at sa tingin nyong magkakaroon din naman siya ng value in the future. Mag-focus lang kayo kung ano yung gusto nyong i-collect. Dapat din, syempre meron kayong enough storage para paglagyan ng mga collections nyo. Pumunta kayo sa mga thrift store, dun makakakita kayo ng gold mine. So may pera sa basura. To be honest po, nung mga bata kasi kami, dahil nga syempre laki kami sa squatter, ang tatay ko jeepney driver, si nanay naman minsan tumutulong din kay tatay, naglalabas siya sa mga kapitbahay namin para magkaroon kami ng extra pera. Si kuya, siya yung unang natuto, yung nagbobote siya. Tapos ginagaya ko rin, sumasama ako sa mga friends ko, tapos naglalaboy-laboy kami, dala-dala akong malaking plastic, namumulot ako ng mga basura, ng mga plastic, ng mga karton, tapos bibenta ko yun. Pag nakakaipon ako, dadagdag ko sa baon ko. Hindi ako nahihiyang sabihin yun dahil hindi naman siya masama. And besides, natuto ako ng malaki dun sa mga experiences kong yun. So malaki ang utang na loob ko sa kariton at sa bote Diario Garapa. Saya ng buhay ko, di ba? Pero happy ang childhood ko, ah. Hindi man ako nabigyan ng marangyang buhay, pero happy ang childhood. Masayang masaya ako sa naging kabataan ko. So yan, mga kanana, maraming salamat po sa inyo sa pag-tune in at sa panonood. Mega love shoutout po pala sa lahat po ng members ng Thunder Trance Now na YouTube channel, Team Encantaria, sa lahat po ng mga bago nating friends dyan. Again, huwag niyo pong kakalimutan, mag-subscribe, ulit-ulit, pero hindi naman, nakakahiya lang yun. Lagi niyo pong susubaybayan ng mga bagong uploads para naman magkaroon ka ng mga good vibes, mga ganyan. So maraming salamat po sa panonood, and hanggang sa muli, this is your Thunder Trance Nana! Lahi ng mga impacta, lahi ng magaganda.
Kung ayaw mo ng minuto, kumain kami at ako. Hi, welcome to my channel and this is Tender Chance. Nam Nam.